Hello, welcome to part two of my interview with finance and wealth coach Chinkee Tan. And we continue our interview on the topic of sports car savings and how you can make your money grow. I know you'll enjoy this video. And by the way, for those of you who are watching this and you make a comment after the video of how you're able to save money, you will get a chance to win the book of Chinkee Tan, Diary of a Pulubi. And we'll be giving that away. I'll be choosing three winners who will be writing down their thoughts, and I'll choose from those who have good thoughts on how to save money. So comment below, subscribe to this channel, and watch this video. Hope you enjoy. Naalala ko nung, well, when I was young and I met you, pinakatumatak sa akin na nakita ko sa buhay mo yung, alam mo yung Starex mo dati? Oh. Ilang years na yun? Ay, oo. It was a very, siguro kasi yun sa generation na mas bata sa atin, ngayon everybody is dreaming of a sports car, of wanting instant yaman. But then I saw you at that time, laki na kinikita mo, pero nagtiyaga ka dun sa Starex for I think more than a decade. Yeah, your car, no? 10 years. And I think you were saying about emotions, nakita ko ngayon na, oh nga no, I think you were not as emotional on material things because you had a clear goal in mind. Yeah, kasi ang goal kasi for me, yung mga gamit, it's, the goal is for it to serve our purpose. Mm-hmm. And I only use, let's say, a vehicle as a tool to bring me from point A to point B. I'm not really affected when people ask, bakit luma pa yung sakyan? Eh, sabi ko, tumatakbo pa naman. Di ba? Hindi naman nasisira, and it has been really serving for that purpose. Parang sabihin ko, kung bumili man ako ng sasakyan ngayon, sabi ko, ilagay ko na lang sa negosyo ko, tapos lalaki pa siya. And gagamitin ko na lang yung kita, yan ang pambili ko ng second car ko. Pero yun nga, very important na secure ka rin dapat eh. Kasi kung if you always try to perform for other people, you're always thinking kung ano ibig ano sabihin ng mga ibang tao, alam mo mape-pressure ka. Yeah. Yung mape-pressure ka talaga. Okay, since maraming lalaking nanonood dito sa channel na to. Yan. Anong advice mo sa mga lalaki lalo na starting up? Marami kasi sa nanonood ng channel would be from 18 to 30 years old, no? Okay. And I think nandito medyo yung maraming may gusto ng ambisyon, may goal na agad, yaman agad. And you're talking about Diary of a Pulubi, na upgrade ngayon, Pulubi later. Siguro ano yung advice mo for them from 18 to 30 years old? Again, you develop the habit of savings muna. Ayun, that's where it all starts. Mag-save ka muna, and then once you start saving, kasi maliit lang yung savings sa umpisa. Oo. Pero when it comes to saving, it's never about the amount. It's about developing the habit. Because saving is never about money, but saving is all about the habit. Galing. Na hindi ko makalimutan, sinabi ng parents ko, na sinabi, anak, gusto mo bang maging milyonaryo? Sabi ko, yes. Pag walang piso, walang sandaan. Pag walang sandaan, walang libo. Walang libo, walang daan libo. Walang daan libo, walang milyon. Kung gusto magkaroon sa milyon, kailangan mag-umpisa ka sa piso. That's the first thing. Second thing is I would really encourage you to really be hardworking. Very important yan eh. Huwag sana tayo, di ba, mag-enjoy ka, oo, mag PS2 ka, or let's say, PS4 na. PS4 na ba? Layo na eh, no? Mag NBA 2K ka, di ba, yung mga yun, di ba? Okay lang, mag Call of Duty ka, okay lang, di ba? Pero importante, after that, productive ka dapat, di ba? Magtrabaho ka, huwag ka naman panay social media lang, panay papogi lang, di ba, na hindi ka hardworking. Because you know what, one thing I've learned ever since I was young, talagang you got to really work hard. That's the second thing. Third, not only work hard, but you got to also work smart. You got to know also your strengths. Saan ka ba magaling? The worst thing that can happen to a person na gawin mo isang bagay na hindi ka called. Di ba? Kung hindi ka called na, let's say, like magluto, tapos magluluto ka, mahirapan ka. Hindi ka naman called na kumanta, pero gusto mo maging singer. Di ba? Tuwing kumakanta ka, kumakahul ng mga aso. Di ba? Mahirapan talaga. Based on your strength, ask yourself. Kasi parati yung turo ng ibang tao, which I've learned, talaga medyo supply ng, wag natin sabihin supply, medyo kulang. Is you follow your passion, di ba? Pero ang tanong, passion nga niya singing, pero the singing doesn't love him back. Major Lee, the Bafokir, composing, hallelujah!
Hindi po pwede yan. So ano yung strength mo? Doon mo talagang ano, talagang i-hone yung strength mo. Yan ang gawin mo. And then work hard, and then work smart. And finally, I will always suggest to mga guys who are out there, be responsible. Be man enough. When you say be responsible, at a very young age, no, you should learn how to take responsibility. Mm-hmm. Hindi mo pwedeng sabihin, tsaka na lang, kasi bata pa naman ako. No, responsibility starts from cleaning your room. Responsibility starts, like for example, tidying the floor, di ba? Yung CR, na, yung ball, o pag naihian mo, huwag iiwanan na dilaw, linisin mo. Yan! Kasama yan sa being responsible. Marami magla-like na babae dyan sa statement mo. No, being responsible for the small things, because if you can be responsible for the small things, you will be responsible with the big things. Kaya nga, huwag mo sabihin, tsaka na lang magsasave pag malaki na kinita ko, ay, maniwala ka. Kung hindi ka marunong magsave sa maliit, hindi ka rin matututo magsave pag malaki. Totoo. Mm-hmm. Right? And even for us, no, nung nag-start nga ako sa Divisoria ako na siyempre, graduate ako ng Lasal. Akala ko, promoted ako. Siyempre, ang ganda ng school ko eh. Mm-hmm. Pero ginawa ng tatay ko, sa bodega ako nilagay, bodegero ako. So, parang mahal-mahal ang tuition fee to put me in the warehouse. Mm-hmm. Pero sabi niya, you have to start from scratch. And work your way up. And I think, yun nga yung isa sa mga magandang nakita ko na sa'yo, how hardworking you are up until now. Yeah, yeah. Nahihilo ka pag hindi ka nagtatrabaho. Oo nga. As a matter of fact, nagkakasakit ako pag nagbabakasyon ako. Thank you so much, Chinkee. Maraming salamat. Thank you now sa mga viewers. If you're watching this, ano yung mga sikreto nyong, ano yung mga ginagawa nyong mga practices, financial practices that has helped you grow your wealth? I want you to comment on the comment section below. Share your best practices para makatulong din kayo sa mga lalaking nanonood dito. Subscribe and share to your friends and saka sa mga lalaki, act like a man and think positive.